kahapon, alas matay ako dito sa Narapang. We're here at... Hindi ko alam kung nasan tayo. Kasi nahulog yung tubig ko kanina. Bahay, trabaho, bahay, trabaho. Yan ang buhay ko dati. Pero naisip kong gumawa ng isang adventure, a 10-day motorcycle tour. But on the 7th day, something unexpected happened. This is my journey of recovery, justice, and redemption. These are my thoughts on 2. Dito ako sa Paraiso Beach Resort, sa Sablayan. Parang kubo siya sa labas, tapos ganyan siya sa loob. This cost me 800 pesos. Affordable. I had to move my motorcycle. Sana lang hindi na umuulan bukas dahil wala, unang-una wala akong kapote. Pangalawa, gusto kong matry yung beach. Nawala ng kuryente. Although, meron parang emergency electricity which runs the electric fan and the lights. Pero yung outlet is completely off. So I have to conserve battery power. Try not to use the cell phones and laptop. For now, tutulog ko na lang muna to. So ikakabit ko ulit yung battery ko dahil tinanggal ko siya kagabi. Nag-brown out kagabi. And I think we're running on something else, solar battery yata yun. Kaya may ilaw pa rin, meron electric fan. So hanggang ngayon wala pa rin. Kaya I'm gonna charge on my motorcycle battery and my power bank. This cell phone I will use an airplane mode, and the other one will be off for the entire time. So this place is an isolated landmass separated by apparently a river from the mainland of Sablayan. Walang kalsada ng establishments except yung mga units na for rent ng mga hotel dito, which is dalawa lang, yung Paraiso Beach Resort and Gustav Place. I'm reviewing yung mga footage ko sa Tagaytay. Most of them are, actually all of them, 99% of them are pointing on the ground. There's nothing in here. Lahat nakatutok sa kalsada and it's space, so delete most of them. It's about 2 hours drive, I think. We're gonna beach hotel. Let's go. So, alis na ako ng... Asan yung balabal ko? Alis na ako ng Sablayan. So, eto. Babalik na naman ako dito sa Buhangin. Dadaanan ko na naman. Tingnan natin kung mas madali na ngayon na mag-drive sa Buhangin. Thank you.
kahapon, alas matay ako dito sa Dara. Ngayon nakakapag-tripod. Nakakapag-monopod pa ako. Lansan ang kasim lang naman! Pero sim lang. Para makapunta dun sa resort, dinaanan ko tong tulay na to. Just this one. And isang motor lang yung kasya. Bigayan dito. At may tanda po kayong kapote. Kuya! May tanda kayo kapote? Kapote? Tanda kayo kapote? Kapote? Oo, pang motor. Kapote, raincoat? Oo, raincoat. Here at hindi ko alam kung nasan tayo. To buy water kasi nahulog yung tubig ko kanina at nabasag yung aking nabasag yung tali ng aking tap. Ayan, may mga pan tayo.
Nandito tayo sa fourth stop ng tour ko. Si Katuna Beach Hotel. For my fourth night. This tour na ikutin ko ang buong Mindoro. And then ikutin pa natin yung Laguna Lake after. Here itong beach in front ng hotel mismo, so that's convenient. Also need to update yung aking plan dahil hanggang dito lang ang aking naplano. Ang susunod kong naplano is yung Puerto Valero na. I need to plan to 4 more stops. Ng basahan sa mga staff. And nagulat ako dahil nandun din. Matikim na pala ako kanina eh. Sobrang ganas na ngayon eh. Tangina yung tulo dito. Pumili ako ng dalawang vitamins saka dalawang cake dahil yun lang yung mga kain dito. 26 years na siya natin. Hindi ko lang nangyari. Never. So, I guess napakamalas na kung ipasok. Nilip ko. Para ba ako si Jonah? Dapat ba ito? Hindi patunay ako sa dagat para